Maayos din naman. Sige nila. Ano ba parang si Lars yung patawid dito. Uy, siya nga! Lars! Ha? Kayo kaya na, Andrea at Kelly? Grabe! Anong ginagawa niyo dito sa Katipunan ngayon? May inasikaso lang ako. Ako rin, may pinalakad kasing kumpanya eh. Grabe, hindi ko inakala magkikita pa tayo ngayon. Ilang taon na rin, no? Dalawang taon na nga ba? Oo, dalawang taon na rin. Saan nga ba si Itay nagkakilala? Pila 12, diba? Tapos, pila sa pila na lehiyon pa ata yung pamagat ng kurso? Tama, pero ano nga ba pinag-usapan natin doon? Pati kaya natin pag-usapan na lang ngayon. Magkakasama naman tayo. Okay naman sa akin. Mukhang wala naman akong gagawin. Totoo. Holy Week rin naman. So, malalim-lalim din naman yung mga discussion natin noon. Tsaka, alam niyo pa, nakatabi pa rin sa Google Drive ko lahat ng mga discussions natin. Wait lang ha, bisitahin ko nga. Handang-handa ka talaga, Lars. Ayun. Ito pa yung slide natin para sa pangkatang pang-presentation. Wait lang. Click. Grabe. Yan. Ang sabi, thesis natin noon, no? Isang pagsasanay ang filosofiya ng reliyon, ang pagsasantabi sa sarili. Upang tagpuin ng Diyos hinggil sa kanyang saysay at pag-iral na magbubukas. Nang bagong pag-unawa sa pag-asa, paniniwala at pananampalataya ng tao sa kanya. Nakatuwa, no? Na ngayong Sabado de Gloria pa talaga tayo nagtagutang para maisipang talakayin tong paksa. Dahil kung tatangkain ko mang ilago mang ating naging paglalakbay sa kurso, dito ko yata maihahalin tulad, at least, ng aking naging pansariling karanasan. Malamang, familiar din kayo din sa sinabi ni Jesus ayon kay John sa ikalawang kabanata ng Bagong Tipan. Sinabi niya na magigiba ang templo. Tapos pagkatapos ng tatlong araw, itatayo niya ito muli. Kasi katulad nitong templo, literal at metaphorical, naalala kong gumuho rin lahat ng pinananaligan ko sa simula ng kurso. Higil sa Diyos at sa pag-iral niya. Nakuha lang patog mismo ni Ginoong Aurelio dahil saksi siya sa pakikipagbuno ko mula mga discussion boards hanggang mga pagbumuning-muning papel. At marahil kayo ring dalawa, Andrea at Kelly, dahil napakinggan nyo ang walang katapusan kong mga katanungan na halos bawat synchronous classes. Ngunit tulad din itong templo at saka katawan ni Kristo, hindi ako hinayaan nitong kurso manatiling nakatiwangwang sa lupa bilang pirapirasong bubog sa sahig. Dahil ayon nga sa ating nabuong thesis, sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at saka pagsasantabi ng sarili, itinuro sa atin ng kurso kung paano maaaring muling itayo ang aking sarili at buuin itong bagong pag-unawa ng aking pananampalataya. Grabe ba talaga, Lars? Sana ako pa doon, ikaw yung palagi ng tatanong sa klase. Pag narinig talaga kita magsalita tungkol sa kurso, sa tingin ko pati ibang mga estudyante, sabik na kunin din tong kurso ito. Dahil bukod nga naman na marami tayong natutunan dito, ay hinaman din tayong pag-isipan ng maigi ang mensahe at aral ng bawat babasahin. Magkaroon nga tayo ng parang diskusyon kung ano-ano ba yung naging dulot ng pagkakaintindi natin sa Diyos sa ating mga paniniwala. Sa akin kasi, paminsan-minsan nag-aalangan ako sa paniniwala ko kapag nagdurusa yung isang tao, kahit mabuti naman siya. Marami na kasi ako nasaksihan ng taong malapit sa akin noon na nagkaroon pa rin ng malubhang sakit kahit na naging mabuti at mapagbigay naman silang tao. Naalala niyo yung kwento ni Job na mabuti naman siya pero naghirap siya at nawala sa pamilya. Parang ganun. Kaya sa mga unang parte ng kurso, hindi ko malaman kung ano sasabihin ko kapag tinanong tayo tungkol sa paniniwala. Alam ko kasi sa sarili ko naniniwala ako. Ngunit may pagkakataon din kasing nag-aalangan ako. Kaya lagi ko sinasagot na conditional yung paniniwala ko kasi may mga pagkakataon talagang umaabot ako sa punto na nag-aalangan sa paniniwala. Katulad nga nung sa'yo, Kelly, ay nag-alangan din ako sa paniniwala nang hindi ko kasi matanto o makita kung ano yung balak ng Diyos para sa akin ay nakakapagduda kung meron nga ba siya talagang ilalaan. Naalala ko noon na sinulat ko pa nga ito sa mapagmuni-muni kong papel na tatlong beses ko sinubukang mag-aral sa ibang bansa. Ngunit tatlong beses din ako hindi natuloy dahil may dumarating na hinihintulutan ako. Kaya parang tila bang nasaktan ako kasi palagi niyang tinatanggihan ang nais ko.
dulot na tutuloy ay nag-alangan ako. Sa katotohanan pa nga ay nang nalaman kong tungkol sa relihiyon ng puso ay medyo kinabahan ako na parang sabihing mali na nag-aalangan ako sa Diyos. Naging mahirap para sa akin tanggapin itong ang naging pagguho ng lahat ng aking mga pinananaligan tungkol sa Diyos. Siyempre dahil una, sa sarili kong lohika ng simula, sigurado na akong naniniwala ako sa Diyos at itinuring ko bang parang insulto na kailangan kong patunayan paulit-ulit ang aking pananampalataya module bawat module. Teka, halimbawa, napanood niya ba yung pelikulang Parasite? Oo. Diba yung climax ng kwentong yun, nandun, panatag, bayapa na yung pamilyang Kim sa salas ng amo nila, tapos bigla na dumating yung dati sa bahay at nabukin yung pagkukunwari nila. Siguro kung ilalarawan yung frustration ng pagkasipayo ko, ito yung tablo yung nakikipag-agawan sila sa isa't isa ng cellphone. Kasi naaalala ko yung sinabi rin ng philosopher si Paul Ricoeur na ito siguro yung itsura ng nasusukatan na isip ko o ang wounded cogito. Oo nga. Kasi nakikita ko nga na ang laking bagay din talaga na nagawa ng kurso sa atin. Na kahit iba-iba yung kalagayan natin sa paniniwala ay nagkaroon ito ng implikasyon sa atin yung mga aral na nakuha natin dito. Alala ko nga na bungad pa lang nung kurso ay nayanig na agad yung kaalaman ko sa Diyos dahil ika noon na marahil ang pagtingin natin sa Diyos na ginagamit natin upang ilarawan siya ay sinasalamin ang ating sarili imbis na siya. O nga no, naalala ko yun. Kasi kapag ganyan daw tayo maglarawan, parang sinasabi natin na gusto natin lang yung mga ganong katangian ng Diyos. Na yun lang yung nakakaya natin intindihin. Kaso wala talaga tayong masasabi na tungkol sa Kanya. Kasi nga, di ba, walang hanggan yung Diyos. Tama. Kaya nararapat lang na isang tabi natin yung mga nabuo na nating pag-intindi sa Kanya. Pero alam nyo, naging pagsubok din ang kaalamang ito sa akin dahil parang ang hirap lunukin na hindi naman pala ang Diyos ang nakita ko noon na tila parang naghahanap lang ako ng aako na dahil hindi ko nakamit yung pangarap ko. Kaya sa simula, naging balaki dito sa akin upang tanggapin yung mga aral ng mga babasahin. Ngunit nang mapagtanto ko naman na hindi naman pakay nito na atakihin ako. At sa halip, bigyan ako ng pagkakataong makita ang Diyos sa paraang hindi ko pa nasubukan. Nang makita ko yun ay naging mas malaman yung isip ko. Sa akin din, yung naging mahirap sa yung pagtanggap na sarili ko palang pagtingin lang ito. Kasi mula nung bata pa ako, yun yung tinuturo ng magulang ko. At tinuturo din sa paaralan na dapat gayahin daw natin yung mga katangian ng Diyos para maging mabuting tao. Kaya yun nga, dito ko sa kursong ito na pagtanto na dapat pala hindi natin siya kinakahon dun sa mga ganong katangian lang. Kasi maaaring may mga katangian siya na hindi natin kaya maintindihan. Kaya mahalaga talagang isang tabi yung mga dating nating pagtingin sa Kanya. Mm-mm. Ang interesante rin kasi sa kursong ito ay yung ideya na hindi rin natin tumihiwalay na ang konteksto ng pagtalakay natin sa paksa ng filosofiya ng relihiyon ay napapaloob sa framework o balangkas ng edukasyon o nakalayon ito upang makarating tayo sa pagkatuto. At hindi ko lang siguro at talaga maisuot sa parehong lente kung paano ko ba natutunan o naunawaan ng lahat ng mga iba pang aralin simula na nag-aral ako sa paaralan, mula agham hanggang sining, na may proseso o daloy bago ko maunawaan ng isang ideya at hanggang hindi ko to nakakamit, ibig sabihin parang hindi ako natututo o kung matuto man, hindi ito tatagal sa aking memorya o kumbaga pang shorter memory lang at ang saysay ng Diyos at ang Kanyang pag-iral ay ligas na punong-puno ng mga balintuna o paradoxes na ipinaunawa sa atin ng mga teksto ni na Gabriel Marcel at saka ni na John Luke Marion. Kaya ipinamada sa atin ng kurso na isa yatang pagkakamali na ihanay natin sa parehong hilera ng mga bagay na nakukulong sa mundo ng posibilidad. Ang Diyos bilang imposibilidad dahil lagi't-lagi siyang lumalampas. Maganda yung paglalarawan at punto na nabahagi mo, Lars. Kasi maaari na natin intindihin ang Diyos sa paraan na imposibilidad siya ng imposibilidad. Ito yung paraan ng pagtanggap na may hangganan lamang yung kakayahan natin bilang tao at pagbubukas din ng isip na may Diyos na sumasaibayo sa lahat ng mga kakayahan natin. Eh nako, tama nga si Descartes, si Rene Descartes, kung sinabi niyang naiisip natin ang Diyos pero nadadapisan lamang.
Kaya makikita rin naman talaga natin na bumabalik at bumabalik tayo sa ating na buong thesis na tinuturuan talaga tayo ng kurso kung paano maging mapagkumbaba dahil ipinapaalala ni na Marcel hanggang kina Father Ferriols ang pagkahamak natin bilang mga mortal na nilalang sa buong kalawakan ng San Sinukob kung saan higit pang umiiral ang Diyos. At dumadaloy rin itong sigurong pagpapakumbaba sa paggamit natin ng wika, paggamit ng Pilipino, ang wika ng nakararami, wika ng masa. Totoo yan. Saka alam nyo ba, dahil dyan, nag-iba talaga yung pananaw ko sa pananampalataya. May kita mo kasi na mabigat pala yung pananampalataya. Kasi hindi nga natin lubusang nauunawaan yung Diyos. Kaya parang iba yung uri ng tiwala at pagpapaubayan ng sarili natin sa Kanya. Pero alam niyo, sa ganitong pananaw, para bang nabigyan ako ng kasiguruhan. Kasi may mga bagay tayong hindi natin lubusang naiintindihan. Katulad ng himala o kamatayan. Kaya maaring siya yung makasagot nun. Kasi katulad nga ng mga bagay na ito, hindi rin natin siya lubusang maipaliwanag. Tapos nagbago rin yung pananaw ko tungkol sa pag-asa. Bago kasi ang kursong ito, ang tingin ko sa pag-asa ay pagnanais sa particular na karanasan. Kaya dito ko nalaman na para dalisay pala yung pag-asa, kailangan umasa tayo sa isang ikaw. At bukas tayo sa lahat ng posibilidad na maaaring mayroong ibang liwanag na di natin naasahan. Alam nyo ba noong nasa panahon tayo ng pandemya, grabe talaga yun. Sa pag-asa talaga ako natin. Kita yung iba't ibang anyo ng pag-asa. Pag-asa sa kapwa, eksperto, sa Diyos, na malalampasan natin ito. Hindi natin kontrolado ang buong sitwasyon, kaya kailangan ng kooperasyon ng bawat isa. Nakibagay tayo sa dilim nung sumunod tayo sa mga protocols at iningatan natin ang ating mga sarili. Nung mga panahong yan, hindi man natin alam kung kailan matatapos, ngayon hindi pa rin tayo sumuko. Umasa pa rin tayong malalampasan natin itong dilim na dulot ng pandemya. Buti nga ngayon, maayos na sitwasyon natin eh. Nakamit na natin yung inanais nating liwanag, kahit ang tagal-tagal natin sa dilim noon. Talaga, tunay yan. Tama ka dyan, Kelly. Grabe. Tsaka, sang-ayon talaga ako sa sinabi mo, sa tugon mo mula sa pananampalataya hanggang dito nga sa pag-asa. Naalala ko na na ipinamalas pa sa kwento nila Maria at Abraham ang matinding pananampalataya. Bago nagsimula ang kurso, hindi ko noon mawari kung paano nila nagawang lubusang magtiwala sa Diyos. Pero nang nakita ko na marahil naintindihan nilang higit ang Diyos sa maaari nilang maunawaan, ay hindi na sila nag-atubiling ipaubaya ang kanilang sarili sa Kanya. Dito ko nakita kung kaano kahalaga ang pag-unawa kasabay ng pagkakaroon ng paniniwala at pananampalataya. Kapag tinitingnan ko nga ang aking sarili noon ay na hindi lubusan naniwala sa Diyos, ay lumalabas na nakikita kong sanhi dito ay na hindi ko kasi siya nagawang unawaan noon. Kalaki pa nitong pag-alangan ko ay ang pagkawalan ko ng pag-asa. Naalala ko kasi na sa panahong iyon, hindi ko alam kung saan ba ako dadalhin ng bawat araw, lalo na't nga COVID noon, di ba? At isang taon na lamang ay gagraduate na tayo. Pawang ang naging kaisipan ko ay, bahala na nga si Batman. Kaya parang malaking bagay talaga yung kurso sa akin sapagkat pinaalalahanan ako na, sabi mo rin Kelly, buksan ang aking isip at mata sa liwanag. Hindi ko man piliing magkaroon ng pag-asa sa Diyos, ay maaari kong kunin ang pag-asa mula sa aking sarili at kapwa. Sa makatweet, isa talagang pagkakataon itong kurso na muling pagbasa, pagdali at pagpili natin sa Diyos. Sa pagtuntong natin ng mga sa mga sapatos, sa mga tauhan na ating tinalakay mula kina Maria, kina Samuel, kina Job, hanggang dun sa dalawang estranghero papuntang Emmaus, nagabayan nila tayo kung paano rin natin gagawin itong bagong pag-ako ng bagong ugnayan sa Panginoon. Dahil pare-pareho tayong marami mga bagay na hindi naman natin pinili sa pagsilang tulad na nga ng ating pagiging Kristiyano. So na-absorb na lang natin ang mga tradisyon. Kaya masasabi ko na lang na nakilala natin ang Diyos nang dumating tayo dito sa sandali ng kalayaan na hindi na iba ang pumipili para sa atin mula sa pagsagot natin ng mga discussion boards at sa mga pagpapaliwanag sa mga papag-unit-unit papel na pinipili natin muli na manindigan at managot sa bagong relasyon natin sa Kanya. At tayo na ang aako sa ating bagong ugnayan.